Good evening, tribe. This is Master May. I hope that you're all well, healthy, safe, and strong. How was your week? Kamusta na po kayong lahat? And I'm so excited. Lagi naman ako excited every Saturday dahil iniisip ko to kung ano yung magandang maituturo ko sa inyo or ma-advise ko sa inyo sa mga buhay-buhay, sa mga nangyayari sa atin ngayon. I just hope na keep the faith. Alright, tribe? Keep the faith, always pray. Very, very important sa atin yun ngayon. Ang kalaban, ang ating pananggalang, ang ating sandata is we just have to have faith, and when we pray with wholeheartedly. Kailangan natin ipag-pray din yung mga mahal natin sa buhay, yung mga family natin, yung mga kahit na yung mga katrabaho natin or yung mga staff nyo, kahit na yung mga kaaway nyo, ipag-pray nyo rin kasi we need it. We need it right now. Alam nyo, nakakatuwa din ng, ano, ang social media or ang technology na ngayon. Ano, meron akong nakausap eh. This week lang pala. And then, this guy is a bit medyo old na yung person na yun. And then, we just talked about during the 19, eto, kwento ko lang. Kwento muna tayo. Nandito na siya, ready na siya. Meron pala akong special guest sa inyo. Para sa inyo, okay? Meron lang kwento. Kasi sino pa ba sa inyo yung umabot ng... Kasi during, I think, 80s, hindi pa uso lahat, di ba? Wala pang internet noon. Pa-boom pa lang yung internet noon. Naalala ko yung tita ko. Yung uncle ko is nasa Japan. And then yung tita ko naman nasa Philippines. So nag-work yung tito ko sa Japan. And then every time na, I think, every month, once a month, may darating na mail. And then dun sa loob ng envelope, merong cassette tape. Tapos yung cassette tape na yon is nandun yung voice ng tito ko na kinakamusta yung tita ko. Naalala ko pa yung sabi niya, "Mahal, nandito ako ngayon. December ngayon, malamig dito." Alam mo yung parang naka-voice recorder lang. So, yun yung lagi ko naririnig pag pinapatugtog ng tita ko kasi dati nakatira ako dun sa tita ko. And then imagine nyo, from that story, ngayon, eto na, live na tayo all over the world. Yes, yes. Ang daming nakarelate. Totoo naman, di ba? Noong araw, video, ano lang, cassette tape. But before that, bibigyan ko kayo ng tip na quick way to relax. Ganito gagawin nyo. Kapag medyo natetense kayo, kailangan i-compose nyo muna yung sarili nyo para magawa nyo to. Hindi nyo po pwedeng inis kayo o stress kayo o galit kayo or marami kayong iniisip. Parang, oy, wait, na-stress ako, ito gagawin ko. Okay, quickest way, gayahin nyo ako. Ganito nyo yung kamay nyo. Okay, pag naramdaman nyo na stress kayo, bigla nyo gaganito yung kamay nyo sa harap ng mukha nyo. Ganyan. Tapos, mula dito, so every time na aangat yung daliri nyo, so the idea is you're gonna mark, na-mark mo lang naman yung fingers mo. Okay, what you're going to do is every time na aangat mo yung kamay mong, ay yung daliri mong ganun, mag-i-inhale ka. Okay? Pero huwag bibilisan ha, as slow as you can. Pag inangat nyo yung daliri nyo ganyan, mag-i-inhale kayo, like this. Tapos pagbababa na siya, exhale. Tapos inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. So gawin nyo siya kahit 3 times. Tingnan nyo kung after nun, medyo kumalma na kayo o hindi na kayo masyadong stress. Yes, parang pwede din siya pag may anxiety ka. Good. Kasi according to science, sandali lang ha, according to science, minsan kasi, kaya tayo ni-stress, kaya tayo gagalit, napapansin nyo pag galit kayo o na-stress kayo, yung breathing nyo shallow, yung parang ang bilis, parang ganon. So ang ginagawa niya is, binababa niya yung, ano nyo, yung breathing mo. Kumbaga sa ano, pinapakalma niya kung ano yung nasa system mo. Kasi lahat naman ng stress, bago yan pumasok sa katawan natin, nasa isip natin yan, di ba? So, nagiging shallow yung ating breathing. Kapag na-stress or pag galit o pag maraming naiisip, napapansin yon. So, kaya nyo gagawin yon is para ma-maintain nyo yung flow ng breathing nyo. At nang sa ganun, yung quality ng breathing nyo is proper.
Okay? Gets ba? Alright, wag na natin patagalin. Ready ka na, bro? Thumbs up mo nga ako. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Tibay! Alright, palapakan everybody! Hello mga ka-tribe! Welcome! Welcome to Saturday Night Live. Welcome, welcome. Hello po sa mga nanonood sa Saturday Night Live. Ayan, si Fritz. Si Nessa, yes. Hello po sa inyo. Good gabi po sa inyo lahat. Ako po ang inyong kines. Pinakamakinis sa straight boy. Kamusta ka na? Kamusta dyan sa lugar nyo? I'm good naman kay May. And dito sa lugar namin, ayun. Parang COVID-free na dito. Nasa labas lahat ng mga tao. Pero okay, ako, hindi ako lumalabas. Pag may event lang ako lumalabas. So, that's good. Fritz, I'm glad that you're okay. And at least may mga racket-racket pa ba? Yes, meron kay May. Mostly, ano, puro virtual class kami ngayon eh. Okay. Yung mga racket ngayon, virtual class. May mga live class, pero limited. Limited ang student. Parang hindi dadami sa 20 person. Bakit dun? Dahil sa network or ano? Medyo pinagbabawal ng lugar, mga LGU dito sa lugar sa Cavite. Na hanggang 20% ng studio. I see. Pag pinapayagan nila pag marami, pag open area, ayun yung pinapayagan nila. Yes. Ah, talaga? Oh, yun ang maganda. Talagang i-cater nyo talaga doon kasi yun yung market nyo, di ba? That's good. I'm so happy na at least kahit pa paano, may rocket ship. Yes. May mga... At least yung ikaw, may pandemics. Rocket mo. Asa na? Patingin niya isa? Ito, meron ako. Yan. Oh, ganda. It's a mask. It's a mask. Pwede pero, oh, di ba? May mask ka na, may Japorns ka ba? Oh, ganda, ganda. Bagay din yan sa mga nagmumotor, ano? Bagay sa okay naman ang ano yan. Yes. Ayan, may pandemic si, ano, si Fritz. Ah, siyempre si Kuya Meg. For your information po sa mga nanonood natin, ang pangalan po ng pandemic mask ay mula nang galing kay Kuya May. Kasi nagtanong ako sa anong anong maganda yung pangalan. Yes. Kuya May yung okay sala nitong pandemic. Maganda ba ang sales? Maganda? Maganda naman ako. May super nakabenta na ako ng 5. Yung mga 1,000 pieces yung pinagawa ko. Mga 5 na yung nabenta ko. Ayan. Kailangan mo yung market. Market mo ng todo. Ayan mo yan. Oh, I'm sure hindi lang 5 yan. I mean, 500 na yan, 5,000 na yan. Medyo fingers crossed lang. Lang. Mm-hmm. Oh, di ba? Ah, talaga? Yes, may mga taga-ibang bansa. Lalo na yung nag-December kasi mga malamig yung panahon sa kanila. So, wow. Madali, di ba? So, yun, may mask na sila, may scarf na sila. Ganda, ganda na idea. Di ba? Taray. Ito yung, napayok pa. Ito yung sinasabi ko na ano na talagang actually to si Fritz, talagang mahilig din to sa negosyo. Push lang din to ng push sa sarili niya kung ano yung pwede niyang gawin, kung ano pwede niyang ibenta, kung ano pa yung pwede niyang yun, i-share. So, isa to si Fritz na ma-persistent din to eh. May papursige din to sa buhay. Siyempre, kahit ano man, yes. Yes, yes. Thank you Fritz for ano taking my advice dun sa name niya. Kasi in-match naman eh, bandana, tas pandemic. Una sabi mo, pandemic. Galing. Galing nga nun eh. Sobrang galing nung Kuya May. Na hindi ko naisip. Only Kuya May lang ang makaisip. Hindi. Ako naman happy lang din naman ako para sa inyo. Alam nyo yun. Basta kung makita kong umaano kayo, yung lumilipad kayo, pero at the same time, may respeto kayo, hindi kayo mayabang, hindi kayo, alam mo yon, para sa akin, mas gusto ko yung makita ko yung, oh wow, I'm proud of you, yung ginawa mo sa buhay mo, kung ano man yung ganito, di ba? So masaya na ako nun. Ayan ang mga natutunan sa mga kuyas namin. Yes, oh sa lahat naman eh. Para tayong magkakapatid, di ba? Send ko na lang sa iyo yung advisor's fee, ha?
Ayun nga pala, may boom na ni Saints na yun. Tapos medyo, ano na, dami lumalabas naman. Okay. Oh, ito na. Thanks, Grace. Ito na. Diretso na tayo sa tanungan natin. At mukhang mahaba ang usapan natin. Yes. Ito na. Ito na. First question, Fritz. Paano ka nag-start ng Street Boys? Well, thank you for that question. Miss Universe. Nag-start ako mag-Street Boys way back 2000. Nag-audition ako nun. Parang 200 yata yung kasabay ko nag-audition. Sa TikTok, premyo. Kasi dati parang naabutan kong audition. Mag-audition muna kay Kuya Dennis. Tapos pag pumasa kay Kuya Dennis, sa inyo, sa mga original, mag-audition. Tapos kay Boss. Yun, lahat yun, pinagdaanan ko. Parang madami kami nun eh. Marami akong kasabay nun. Eh, isa ako sa mapalad na medyo yung time na yun, konti. Wala pa akong force ng konti nun. Makinis-kinis pa tayo nun. Nakapasa ako ng audition sa inyo. Kung maaalala niyo yun, kaya may nandun kayo nun eh. Basta yung pinagawa sa akin yun ng ni Kuya Dennis, marunong ako sumayaw, sayaw ako, marunong ako tumbling ako, marunong mag-breakdance, marunong ako, marunong ako mag-lockings, marunong ako, marunong ako mag-popping, marunong naman. Yun, kanta lang ang hindi ko nagawa. Tapos noon, after noon, tinawagan ka ulit. Tinawagan ako ulit. Tapos start na ng training. Nagte-training ako, parang tatlo kaming nakuha sa training. Ako lang yung tumakbo. Sa Dyna Dance Squad si Aldrich at si Joel. May mga pero di sila tumagal ng training, ako lang nagtiyaga noon. Yes. Kasi mga kasabay ko kasi parang malayo pa that time, mga tiga South pa. Eh yung studio ng Street, may bahay kami sa Manila, malapit sa studio. Kaya okay lang ako kahit nga lakarin, kaya ko. Yes. So, kwento mo yung training part, mahirap pa? Ano ba yung naging ano sa'yo? Doon sa part na yan, ano yung naging challenging sa'yo? Ang training part siguro ay yung pinakamagandang nangyari ko bilang dancer. Kasi yung training talaga ng sa Street Boys noon, imagine 200 push-ups a day, 200 sit-ups, tapos yung stretching namin noon, basta stretching lang na parang military training kami noon eh. Kasi kailangan lakasong stamina. Tapos diba sa studio kami, mahaba, mataas yung hagdanan noon. Siguro mga 332 steps yun. Mataas yun eh. Parang langit na yun. baba nun eh. Ayun yung warm-up. Talaga. Warm-up, training ng stretching para maging flexible kami. Tapos training ng tumbling, ibang tricks yun. Oo, kailangan din kasi yun kasi alam mo naman ang grupo, yung tumblingan, yung sayawan, talagang full on. Hindi ka pwedeng wala sa kondisyon, tapos sa yes. So naging maganda rin training, no, di ba? Di, ano ka nun, skinny. Skinny face. Skinny, nagkaroon ako ng abs nun sa mukha eh. Na hindi ko na maibalik ngayon, ayan na siya. Bumaba na yung natin. Babalik tayo diyan sa ano mo, sa mo. Huwag ka mag-ala, be-feature natin mamaya yan. Ano ba yung change nung nag-join ka? Ano yung mga nabago sa'yo? Ano nabago sa buhay mo? Or ang change nangyari, sobrang dami. Doon ko na-experience yung parang, alam mo yung pagkakataon na dami bumukas sa yung pinto. Pero walang nagpapasok ng joke. So sa bintana ako. Ay, sorry. Sorry po. Parang magbukas na ay, sorry po. Hindi. Ang daming opportunity na dumating. Na lalo na yung tumatagal-tagal na ako sa Street Boys. Yung lumawak yung ano ko sa pagsasayaw. Tapos yung opportunity, especially mga connections. Saka doon ko na yun, nag-start ng mga small business, yung mga connection na.
Kaya yun. Yeah. Yeah, ano tawag dito? Idadagdag ko lang kasi may question si Helen regarding this as well. Helen Grace. Helen, actually, ang Street Boys hindi nagpapa-audition. Ang nangyayari sa amin is, for example, like si Vong, bigla na lang gagawa ng pelikula, o si Jong, o si Spencer that time. So, need lang ng namin ng, ano, ng, paano mong sabihin to? Parang alternate muna, di ba? And then, after nun, alam mo, pag wala si Vong, para still kompleto pa rin yung grupo. Let's say, kung walo, walo, kung siyam, siyam. Hindi kasi maganda pag manipis. So, constant yon. Laging meron nagtatry, may constant na nag-audition. So, walang proper na ina-announce yung audition talaga, no, Fritz? Mm. Yes, parang reliever. Reliever. Ang busy na ng mga senior ng Street Boys na kasi sila, Kuya Bong, Kuya Jong, sunod-sunod na yung movies. Tapos kayo nung Kuya May, nasa ano kayo nun, Saigon. So, oh, ilang, yes. Busy kayo nun. So, ilan lang naiwan sa Street Boys. Parang si Kuya Nico, Kuya Kids lang, kami lang kasama. Yes. Sino ang nauna? Si Carlo, ikaw? Sino ba? Paano ba ang ano nyo? Kasi hindi ko alam kung sino yung nauna. Si Carlo, si Jonathan, ikaw? Sino pa ba? Si pumasok ako kay May, nandoon na sa Street Boys noon, si Edmond, si Aris, Nathan, si Carlo, parang si Carlo yung medyo late pa si Carlo eh. Basta yung naabutan ko yung anim kaming nilaunch noon sa Itbulaga na si Yexet, ako, Edmond, Aris, si sino pa ba to? Si kalimutan ko, si Erwin. Si Erwin yun. Hindi ko yata nakilala yung si Erwin. Hindi ko yata. Medyo baka di mo na lang maaalala. Kasi medyo saglit lang din siya nun eh. Tapos parang nag-abroad na siya. Yun yung kasabay. Alpha. Yeah. Alpha yata. Oh, dancer din. Yes. Oh, that's good. That's good to know. At least meron akong idea kung ano yung paano kayo nag- paano ka nag-join, sinong nauna. Kasi pagdating ko doon, nakita na kita si Carlo, si J-Mart, tsaka si Jonathan. Mm. Diba nung nauna ako na si Carlo. Si Carlo, pumasok si Carlo nung nagpa-contest yung Street Boys sa Marikina, sa Riverbanks. Parang nagpa-contest ang Street Boys noon na 2000 Philippine 2000 Dance Contest Street Boys. Si Carlo ang nag-champion, dalawa sila. Kaya doon na pasok si Carlo. Oh, I see. Ayun niya, at least yung mga changes na mula na nag-join ka na sa Street Boys, marami rin. Nakakilala ka artista, nakapag-pelikula ka. Taray! Yes. Ako naman ako. Oo, ikaw nagtuturo sa mga artista, nagtuturo po ng mga sayo to. Halimbawa, mayroon kaming pyesa, tapos babackupan namin yung ano. Ayun, si Fritz, isa sa mga nagtuturo sa mga artista. So, kilala siya, si Mamang. Ayun na si Mamang. May dalang Starbucks yan. Hello! Okay, may Starbucks. Bilang mo yung namin naman. Nakatago na ganun. Ayun si Mamang Fritz, magtuturo na ng alo, koryo. Yes, yun yung mga yung nagko-koryo na ako doon sa ASAP, mga artista na. Yes. Kaya Dennis, mga tama. Sinasama ko lagi ni Kaya Dennis. Yes. So, di ba mga kilala mo, tinuturo, pinapagalitan ni Fritz mga artista. Pero pag umalis na. Tapos pag alam niyang cute yung ano yung artista, kinikilig yan. Siyempre. Oh, well done, Fritz. For your information ng mga nanonood din, nag-choreo din ako yun. Katulad sila Kuya Bong, yung grupo nilang Kanto Boys, mga anime. Yan sila, mga talent ng ABS. Oh, ito yung mga ano na yung mga after nung Street Boys era, tapos nagre-regular na sila sa ASAP. So nagkaroon na ng position si Fritz, choreographer.
Yan, sa Lakanto Boys, no? Yes. Yeah. At director, mga ganun. Yes, yes. And then yung business mo naman, okay naman yung business mo. That time, yung business ko that time, ano pa lang yun? Dampa. Dampa. Parang kainan, kunting inuman sa team. Panalo naman, yun, panalo. Na business yung, but dalawa kami ng partner ko. Naging part ka, no? Naging part. Mm-hmm. Sarap nun eh, no? Nasakalya lang. Tapos, Parang so, naging okay. Tambang. Dancer rin sa Timog dati. Ganda nung kasi. Ang lapit pa. Tapos, mura na, madumi pa. Parang ganito. Pero, imagine mo. Hindi, pero ano ha, natuwa ako dun nung nandun ako. Kasi parang laid back lang. Tapos, order ka lang. Pagkain. Tapos, yun. Hanggang alas 3 yata. Hanggang alas 3, kaya minsan nabot ng 5, minsan 7 a.m. dati. Oy, mga taga-legend mo, punta doon. Mga estudyante, nagiinom pa yung mga tao. Grabe yun. Yung mga taga-legend mo, punta din doon. Saan yung legend? Mga klase sa classmate. Yung pala yung mga estudyante sinasabi mo. Alas 4 na yun, nandun na sila. Dumali rin na sila dyan sa class mo. Alas 4 na umaga, no? 4 na umaga. Alright. So, okay, Fritz. Sa mga, yun, sa pag-join mo ng Street Boys, and then, ngayon, sa mga business mo, like I said, hindi ko sinasabing struggles eh. Ano yung mga challenges na experience mo? Name a few lang. Tapos kung ano yung mga natutunan mo dun sa challenges na yun. That time yung mga hindi ko makalimutan ng challenges. Kasi before, bata pa lang ako, gusto ko nang magkaroon ng magandang pamilya tsaka buo. So yung parang yung pinaka-challenge sa akin that time na mabigat, yun yung parang broken family. Kasi kinasal ako noon, after kasal, di Street Boys, tapos busy sa business, tapos after noon, nagkaroon ng problema, yun, nagkahiwalay kami ng partner ko noon. Siyempre, yung feeling nun, sobrang down talaga yun. Kasi parang biglang isang, parang pagpitik ni Thanos, nawala lahat eh. Parang isang ganun lang niya. Tapos nawala, parang bumaliktad yung mundo ko nun. Parang sobrang down, sobra. Yun yung feeling nung yun sa mga pelikula na yung kumakain ka, yung hindi ka makakain, hindi mo masubo, gaganong ka talaga. Yung alam mo, sa pelikula lang nangyayari, pero yung nangyayari sa'yo. Kasi syempre, may baby kami nun, parang 2 years old siya. Ayokong, tsaka pinangarap ko talaga dati na mag-asawa ng maaga at mag-anak na maaga dati. Nagawa ko naman, pero yun nga, binigyan, siguro isa sa challenge sa buhay ko na sinubok sa akin ng Diyos noon na ano kayong gagawin ko pag nangyari sa akin. And then, paano mo, ano yung naisip mo sa sarili? Magulat ako, lumapit ka sa camera, kala ko nanakot ka. Sorry. Pero okay, na-feel ko naman ngayon na talagang yun nga yung pinaka, kumbaga sa ano, paano man natin sabihin to, yun yung laban ng haraan, ng ano, ng pagsubok. Sobrang sinubukan ka talaga doon sa time na yun. Na at least kahit paano ngayon, alam mo yun, andun pa rin yung sense of humor mo na okay, kung ano yung nararamdaman, kung ano yung naramdaman ko noon, it's whatever, yun na yun eh, di ba? Harapin ko na lang. So ano yung naramdaman mo sa sarili mo na yung point na okay, move on na ako, ayusin ko buhay ko. Ano yung biglang, saang part yun na biglang nag-click sa'yo na, kasi syempre, I'm sure marami rin mga sa nanonood sa atin na naramdaman yun, di ba? O nararamdaman, or baka maramdaman, at least meron sila idea kung paano mo kinausap sarili mo na hindi, ayusin ko to. Kaya ko to. Ang ito pa pinaka magandang nangyari doon, di medyo nakaka-move on ka na sa mga ganong sitwasyon, no? Umulit!
Napunta ulit sa isang relasyon. Family na naman. Tapos ayun na lang. Ay, part 2. parang masyado siguro sabi ng God, mukhang magaling na tao to masyado. Isa pang. Pero spirit warriors pa lang ang buhay mo, no? May part 2 lang. Yes, inulit. Ganun ulit. Iwalay ang decolor sa puti. Yes, yes, yes. Yung naka-move on na ako noon, buti na lang ang isang ugali na meron na ako na naman ako sa mga lolo't lola ko. Bata pa lang kasi ako, parang minulat na nila ako sa Diyos, na Bible. Ayun yung pinanghawakan ko that time. Buti na lang meron akong God na merong nag-guide sa akin. Yes. Normal yung pag nagka-problema ka, sobrang lungkot mo talaga eh. Yung dadaan ka sa parang araw-araw, iinom ka, kahit wala kang pera, parang ganun. Tsaka thankful na rin ako kasi that time nun, isang street boy sa hindi ako iniwan. Kasi nagulat pa ako nun eh. Yung nalaman nila yung unang nangyari sa akin. Tinawagan ako nila, Kuya Bong, Kuya Jong, punta ka dito kasi nandito ako sa Cavite nung nakatira. Punta ka dito, that time wala talaga, wala akong, parang down lahat, ni pera, wala akong pera nun eh. So punta ka dito sa QC, anong meron kuya, basta punta, wala akong pera kuya, mag-taxi ka mula dyan hanggang dito, ako kami magbabayad. Pagdating ko, parang restaurant yun na magandang lugar naman. Pagdating ko, nandun lahat ng nandun ng street boys. Pero nasa abroad yata kayo nung MA. Kaya siguro kaya wala kayo nun. Nasa Saigon kayo nun. Basta alas lahat ng street boys nandito, kompleto. Sila Boss, kaya Dennis. Nandun. Pagdating ko, nandun. Tapos si Boss nandun. Parang bungad sa akin kaagad ni Boss. Anong nangyari sa'yo? Parang ang bungad ko kay Boss. Sabi ko, Boss, hindi lahat ng party masaya eh. Sabi ko gano'n. Third party. Loko ka talaga sa sakit. Yes, nagkukwento rito sila Kuya Bong, nagkukwento sa akin, mga naranasan niya rin, okay lang yan, ako nga, ganito yung nangyari sa akin. Ganyan, mga kuya, lahat ng kuya, sila Kuya Nicola, nagkukwento. Tapos ang pinaka hindi ko makalimutan noon, after noon, siyempre medyo late na, after noon, alam nilang wala akong pera, nag-ambag-ambag yung street boys ng pera. Tapos binigay sa akin. Eh, ako naman siyempre, parang, siyempre mga time na yun, parang medyo maganda yung naging buhay. Eh. Tapos yung feeling mo yung tatanggap ka ng tulong ng gano'n, na ayaw mo tanggapin, pero kailangan mong kunin eh, wala akong pera eh. Hindi ka makakabuhay. Inin eh, parang gano'n. Kasi parang iniwan ko eh, iniwan ko talaga eh. Iniwan ko. Yes, yes. Magandang buhay. Ayun, sobrang kuha. Yes. Kaya sobrang laki ng utang na lobo doon sa street boys. Sa nangyari yes, na yun. Saka ano yes. naman, hanggang ko naman kuya may nandiyan kayo lagi kahit nga na itong pandemic. Mga kuya namin sa street boys, nandiyan lagi, ang laging support. Ewan ko lang, ayoko na magsalita. Napakamasaya yan. Hindi nyo kami lagi nakakalimutan. Tsaka ano, mga kuya namin yan na yan, parang di ka na magsasalita. Nandiyan na sila. Nandiyan lagi. Yan na tayo sa isa't isa dapat tulungan tayo, di ba? Kung ano yung itaas ng isa, sama-sama tayong tataas. Kung ano yung baba ng isa, sama-sama natin bubuhatin yung isa't isa. Mm-hmm. Alam mo yun? Yun ang importante. Kaya hanggang ngayon, yung grupo natin, is intact pa rin. Magkakalayo man tayo, pero at the same time, 'di ba? Meron tayong group chat, 'di ba? So nag-aano tayo. And I agree with you, Fritz, na si Lord talaga ang like I said, 'di ba? Ito yung panimula ko lagi na prayers lang tayo, maniwala lang tayo sa kanya. Nandiyan siya para sa atin. Minsan sa tingin niyo sinusubukan niya tayo? Hindi, sinusubukan niya tayo maging matatag. Yes, ano makakatawa, imagine nyo. Ang maganda rin ito kay Fritz, although na idagukan siya ng problema, bigyan siya ng kung ano pang problema, nakukuha niya pa rin na
ano, alam mo yun, makakuha ng point na para maging nakakatawa na lang. Kasi minsan ganun na lang din dapat ang gawin natin, ano? Kesa yung mandidibdibin eh. Kumbaga yes, wala siya pag parang result eh. Mas actually, parang ayun yung way ko na parang you have to get out of the box. Parang yes, yung way ko na ginagawa ko na magaling lang. Pero hindi yes, nakakatawa na, na hindi na tinatawanan mo lang. Pero ayun na may natututunan. Yes. Hindi, naiintindihan ko yung ano mo, naiintindihan ko sobra yung side mo. Kasi yung iba, alam mo, dyan pa lang malalaman na strong ka eh, strong kang person. Kasi kung ano man ibigay sa'yo, hinahanapan mo siya ng, okay, tawanan ko na lang, parang Freddy Aguilar, di ba? Tawanan mo ang iyong problema. Kasi yun, kasi ano eh, kaysa isang buo na sakit, na galit, na inis, na iyak, na lungkot, kinakalahati mo lang siya. Diba? Kalahati lang siya. Although na hindi mo naman siya kakalimutan, nandun pa rin siya para matuto ka. Kailangan mo yung kalahati na yun, eh, diba? Para matuto ka through experience. Tapos ito naman kalahati na to para makapag-move on ka. Yes. Tsaka, amen? Amen? Yun din yung na-realize ko, Kuya May, na syempre, hindi naman tayo pinanganak na silver spoon. Parang yung mga experience na gano'n na naranasan ko, na parang naipon ko na ayun pala yung pwede kong ipamana sa mga anak ko at sa mga kaibigan na alam ko yun, hindi nakakaw. Kaya yes, mostly mga kaibigan ko parang ako yung pinupuntahan, tinatanungan, problema, ganyan. Ayun, nabibigyan mo sila ng good advice. Kasi medyo, alam mo, ang hirap kasi minsan mag-advise pag hindi mo naman alam, di ba? Lalo na kung hindi mo na-experience. So, maayos mo sa kanilang masasabi tsaka makikinig talaga sila kasi nga, yun isa sa mga naranasan mo. Yes, that's good. Tsaka masarap ka din kausap eh. Alam mo yun, kahit may problema sila, kausapin ka nila mo. Pakita ka lang nila, ay, mas malaki pala problema nito sa akin. kaya gusto nila makita eh. Parang, kahit pala marami ang problema. Ang labas ng bahay nito, may problema na kami. Problema. Okay. Pero yan, ayun na nakakatawa dito kay Prince pag magkasama ko din to. Ganito lang din kami, nagkatawanan din kami. So masaya talaga kasama si Prince. Okay, Prince. Ano, what inspires you? Ano yung drive mo sa buhay ngayon? So after ng mga challenges mo, naging problema mo, nandito ka na ngayon. So ano yung inspiration mo sa buhay? Kung bakit push ka talaga? Ang pinaka kaya ko laging push sa buhay kasi parang 'di ba minsan ka na lang mabubuhay tapos wala ka namang maiiwan. Wala ka na, kumbaga, yun lang, wala ka na magiging mamayaman. Parang yun yung gusto kong iwan eh. Kunya, pag dumating yung panahon na kunyari, tapos na yung kontrata ko sa mundo, o kaya ayun yung maaalala ng anak ko, mga kaibigan ko, kaya mga nakilala ko. Yun pala si Fritz, no? Yung pwede na lang ipasa. Kasi dati, pangarap ko kasi kuya, na yung gusto kong maging tumulong lagi. Gusto kong magkaroon ng foundation, gusto kong tumulong ng tumulong, pero parang yung lumalaki ako, sabi ko, parang ako lagi may kailangan ng tulong. parang ako lagi na kailangan ng tulong. Kasi yung isip ko, sabi ko, paano ako tutulong ng kailangan ko rin ng tulong? Yun nga, ang dami palang paraan na pwede kang tumulong sa ibang tao. Yes. Yun nga, tulad neto, yung personality, tapos yung kahit sa simpleng mapangiti mo lang sa inspirasyon. Tsaka iba kasi talaga yung ulitin ko lang. Iba kasi talaga yung simula pag bata pa lang, meron nga ng Diyos eh. Actually, hindi ako lumaki nung sa pamilya eh. Parang bata pa lang ako, nasa kalye ka na. Kaya naging street star ako. Nasa kalye na eh. Wala akong, ang pinaka-guide ko nun, may takot ako sa Diyos. Tsaka pag dumarating ako sa punto na kunyari maling barkada, pangit na sitwasyon, parang alam mo, ayoko, di ko to, ayoko ng ganitong buhay. So,
pinipilit ko maging maganda yung buhay ko. Kasi yes, gusto ko mag-inspiration din sa ibang tao. Ay, ayun nga. Tama. Paano mag-inspiration sa ibang tao kung ikaw mismo nga, ay ang dami mong pangangailangan. Ayun, ang dami pa lang. Isa na yun, yung pagsasaya. Yan. Pwede naman pala ganito. Yes. Yes. Totoo yan. Hindi naman lahat material na bagay eh. Kumbaga sa ano, kung listening ears. Diba? Listening ears. Kung may mga problema yung kaibigan mo, makikinig ka lang sa kanya, or giving advice, diba? Yung inspiration mo na gusto mo pa rin talaga as much as you can makatulong din sa mga tao. So, na pag may legacy ka na kumawala man tayo sa mundo, is at least naging maganda yung legacy mo. Tama ba yun? Speaking of push, I'm so happy na Fritz, ikaw tsaka si Kramer, sinimulan niyo yung Zumba niyo. Alala mo yung time na, yes. So, I'm so happy. Oo, pinush namin kayo, di ba? Na talagang, gawin niyo to, wala nang choice. Wala nang choice, di ba? Nga nun, Kweme, ano eh, kaya nakuna sa akin si Kramer mag-Zumba. Kasi nung time na yon, busy ako nun sa Showtime. Kasi yes. 'Di ba, yung choreographer din ako ng Showtime pag may mga prod sila. So parang ang busy. Kaya parang hindi ko pa maano yung Zumba. Eh alam mo naman ng tao pag walang wala na. Ano pa pa? Tama tama. Yeah. Yes. Kailangan ko muna, meron pa naman eh, ganyan. Pero hindi. Kailangan na no, hangga't kaya mong gawin mo kasi sayang 'yun eh, mga opportunity 'yan. Ang hirap kasi pag dumating sa sitwasyon na wala kang fallback. Isa lang yung yes. Ganun. Yes. Then coming from you. coming from you dapat ano ha? Tribe dapat ano makinig kay Fritz dahil sobrang lahat pag may opportunity bigyan niyo ng pag ginawa niyo bigyan niyo ng oras. Kasi sayang sayang yung opportunity pag ginrab niyo lang hindi niyo naman binigyan ng oras. Ibigay nyo na lang sa iba, baka mas okay pa. Yung opportunity tama. Na ito. Yes, kaya nung isang beses, di ba, sabi ko, eh, kayo ba yun? Sinabi ko na, oy, merong, ano, kailangan, ano, dancer sa VTR. Di ba? Pag mga ganun, kung may time talaga, ay puntahan nyo lang yun. Ano lang kayo doon? Plant lang kayo ng plant. Kumbaga, yung sabi ko, yung sinabi nyo ko, hindi ako, alam ko, di na ako pasakwaga doon. Kailangan kasi nila yung mga, ano, kailangan nila tatay look na sumasayaw. Loko-loko. Alam mo naman ang dati mo pa ko yung medyo. Alam mo nakakatawa dito. Ito ha. Fritz, sasabihin ko sa'yo. Hindi mo pa narinig to. Alam niyo nakakatawa dito kay Fritz. Yung, di ba, nakikita niya yung mukha niya lagi. Yung mukha niya lagi na ano niya. Pinipinpoint niya. Kinesa. Imagine mo, pinangalan niya pa sa Kinesa. So, ibig sabihin niya, yung isang quote ko, di ba, yung kalamansi. Yung asim sa buhay. Palitan nyo na gawin yung calamansi shake, calamansi juice, calamansi sauce. Kung ano yung, kung anong weakness mo, ginawa niyang ano, strong points niya. So, kita mo, makita siya dyan sa mukha na yan, di ba? Hindi pa masyado. Huwag mo masyadong, ano, baka magasgas masyado. Dapat kalakalahati lang muna. Lahat eh, tapos kala. So, ibig sabihin, hindi, ibig sabihin, yung alam mo yun, walang flaws, yung hindi ka maarte na, ay, kailangan, pogi ako, ganito. Hindi naman ganun yun. Hindi naman lahat pogi ka, di ba? Mas maganda yung kalooban mo. Tapos lalabas na lang yun, di ba? Okay. Ano ba maibibigay mong advice? Ito nakakatawang part. Ano mabibigay mong advice sa young self mo? Huwag ka masyado magpuya. Parang gano'n. Huwag ka Huwag mo tirisin yan. May siguro advice? May ano lang ako, meron ako yan. Siya, Kinesa. Ang pangalan niya, Kinesa. Papalitan ko ng pangalan ko. Makinis siya. Yeah. Kinesa, makinis na. Pinatiman si Kuya May, yung may laban niyan. Walang ano, patas ang laban. Ako yung foundation. Oh, ito pa niya si foundation. Liquid pa yan, liquid ha. And powder. And like, hindi kailangan lumalaban naman. Ano mga advice mo? Ano mga advice mo sa 20 years old mo? What's sa wag tirisin? Siguro sabi, advice ko sa sarili ko no, na gawin mo lagi yung assignment mo. Kasi para kinabukasan,
Kasi 'di ba pag sa school, pag hindi mo ginawa yung assignment mo, kinabukasan tatanga-tanga ka sa school, eh, tatanga-tanga ka sa room. Sana kung ano yung naisip ko that time na kasi ang hirap kasi ng ang hirap pag marami kang what if sa buhay, eh, 'di ba? Mas walang resulta 'yun eh. Ba, what if ganito, what if ganyan. Kaka what if mo wala nang nangyari sa iyo, eh. 'Di ba? Parang gawin mo kung dati ko kasi dati parang ayoko pa mag-dancer noon eh. Kumbaga kung dati ko pang ginawa mag-dancer, as dati ko pang pinag-aralan or kung mas dati ko pang ginawa yung mga gusto kong gawin, 'di ba? Baka hindi lang ganitong kalagayan ko ngayon. Malay nyo, isa na ako sa nag-imbenta ng Zumba. Parang gano'n. Di ba? Kung pwede. Iba, no? Oo. Di ba? Ayun lang yung gusto kong, kumbaga, yung gusto kong parating sa ibang salita na gawin mo na ngayon. Kumbaga, pag-aralan mo na ngayon. Pag-aralan ko, nyari, may gusto kong gawin sa buhay nyo. Gawin nyo na ngayon. Tapos pag-aralan nyo na ng mabuti para mas mabilis yung resulta, mas maganda yung mangyayari sa'yo sa hinaharap. Iba kasi yung meron sa... Simula mo na magplano kung anong gusto mo sa buhay. Yun lang. Make a plan. Magplano ka. Tapos execute mo. Tsaka execute mo, syempre. Plano, gawin. Tapos. Hindi pwede yung plano lang, di ba? Gawa kang plano, gawin mo na. So good. Make a plan. Dami nagpupuso sa'yo. Share ko lang din konti, Kuya. Yun nga, parang, for example, ngayon na pandemic, na in-apply ko na sa sarili ko yung parang make a plan. Di ba parang lahat naman tayo, maraming nakaranas ng walang-wala eh. Kaya nagkaroon ako ng pandemic mask that time. Ang iniisip ko noon, paano ako magkakapera? Walang saya, walang event, walang ganyan. Dahil lang ito nagkukunan ko. Nagkaroon ako ayuda galing sa gobyerno. Ayun yung ginawa kong punan. Galing, di ba? Yes, galing nga, di ba? Ayun yung ginawa. Parang kahit ako, nagulat ako sa sarili ko na pwede pala. Kaya pala. Diba? Tapos, dinagdagan mo ng konting sipag, dinagdagan mo ng sipag, dinagdagan mo ng isip, diba? Pinag-isipan mo mabuti. Tapos yun, lumabas si pandemic. Galing. May nakakuna ko yun, diba? Yes. So, hindi lahat na sinasabi ng iba na, ay, wala akong puhunan, wala akong time, wala akong ganito. Lahat may, ano, pag ang tao, pag ginusto niya talaga, lahat siya gagawa at gagawa ng paraan yan. Walang imposible. Diba? May resulta lagi pag ginawa. Oh, alright. Very good, Chris. Ay, Chris. Fritz. Very good, very good. Okay, meron ako sa iyong game. Alright. May question ako sa iyo. Piliin lang kita, ha? Okay, ready ka na? Ang tawag dito, would you rather? Didilaan mo yung trash can o didiraan mo yung bathroom floor? Baka trash can? Trash can, okay. Mamili ka, worst player sa team na laging nananalo or best player sa team na laging natatalo? Best player sa laging natatalo. Anong gusto mo? Funniest person o smartest person? Smart. Funny ka na eh, no? Funny na ako eh. Na lang ko anong gusto mo? Gumagapang ka? Naglalakad, gumagapang? Or naglalakad pa atras? Gapang siguro. Kapag superhero ka, ano yung superpower mo? At bakit? Yep. Parang superpower ni ano, Professor X siguro. Professor X. Nakakabasa na ano, telekinetic. Telepathy ba yun? Okay. Anong gusto mong superpower? Invisible o lumilipad? Lipad. Ay, dalawa lang pag... Alipad. Pili ka, bad breath ka o may anghit? Parehas ko kasi naranasan yan eh. Pag may anghit, iba eh. Medyo malawak yung distance nun. Bad breath. Bad breath. Bad breath. Okay, good. Thank you. Yay. Thank you so much, Fritz. Thank you for finding time, ha? Magkausap tayo. Alam mo, isang oras. Tayo ngayon. Walang ginagawa. Ayun. Right. Pero napakaganda, Fritz, napakaganda ng story mo. And thank you for sharing your story na alam mo yung kahit na medyo, at least ano yun, personal sa'yo, is na-open mo. Na-open mo yung, ano mo, yung story mo. And I'm sure, marami rin sa atin, sa mga kasamahan natin ngayon na naramdaman yun. So,
all you have to do lang, my advice lang ni Fritz sa inyo na believe in God, as always, we believe in God. Number and one. Save something for yourself. Kalahati lang yun. Bigyan yung kalahati ng, ano, para mag-grow. Kalahati, isip mo yun, experience. Diba? Alright? Thank you so much, Fritz. I appreciate your time. Thank you, Kuya May. Paalam ka na sa kanila. Thank you mga ka-tribe. Salamat sa inyong panonood at salamat sa suporta kay Kuya Maynard. And suportahan nyo na rin ako sa aking Facebook account, Fritz Tibay. Instagram, Fritz Tibay. Like ka, Fritz Tibay. Mamimigay tayo ng ano, mga gems dyan. Pag nag... Thank you so much, Fritz. God bless you. Bye. Take care. Big love. Peace and love. Alright, thank you so much everyone. Have a pleasant night. Overtime na tayo, magal na si ano, yung producer natin, which is ako din. Thank you so much for spending your precious time with me. I really, really appreciate all of you. Thank you, thank you, thank you. God bless each and every one of you, and God bless your family. Now, I'm gonna bless everyone. I'm gonna bless people watching this. I'm gonna bless your family. Yes, thank you. I'm gonna bless our world, the Philippines, Singapore, Japan, the whole world. Okay, let's bless them. Huwag niyong kakalimutan yun, okay? Thank you to my wifey. Yes, big love to all. Take care, take care, take care. Take care of yourself. Take care of your family. Please stay indoor. Wear a mask, okay? Wash your hands. Paglabas kayo galing, pagpasok sa bahay, ligo. Labaan ng damit, please. Ang laban natin ngayon is survival, okay? We have to look after ourselves na lang muna, okay? Kung makipupunta sa crowded na area, basta kayo lang muna, alagaan nyo yung sarili nyo, isipin nyo yung pamilya nyo na nasa loob din ng bahay. Alright? Very important yon, okay? Kung maraming matitigas ang ulo, hayaan nyo siya, hayaan nyo sila, lumayo kayo, basta kayo, safe kayo, ayusin nyo. Kasi mahirap ngayon na magsalita ka na magsalita sa mga tao, mamasamain nila, ganito, ganyan. Pero ngayon muna, kayo muna, isipin nyo. Isipin nyo yung pamilya nyo, isipin nyo yung mga magulang nyo, anak nyo, asawa nyo. Basta doon lang kayo sa bahay, okay? Don't go outside, please, kung hindi naman kailangan, okay? Stay indoor. Keep safe, keep safe, keep safe. Amen, amen, amen. Thank you so much. God bless everyone. Please, please, keep safe, okay? Bye-bye. Peace and lots of love. God bless everyone. Take care. Bye-bye.